Hello guys, welcome to my channel. Kung ngayon ka palang napadpad sa channel ko, make sure na panoorin mo muna tong video na to. At kung nagustuhan nyo o may natutunan man kayo, pakihit na lang ng like and subscribe button. Pakihit na rin ng bell notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Okay? So yun mga paps, maglilinis nga tayo ng magneto at stator natin, no? Para matanggal natin cover na to, kailangan ninyo ng Phillips screw at T-wrench. So, umpisahan na natin agad. So, yung mga paps, tanggal na natin yung cover. Bali, proceed tayo dito sa cooling fan. So, ang kakailanganin yung wrench dito is Y-wrench or T-wrench na may 10mm. Meron siyang tatlong bolts na kailangan yung tanggalin. Ayan o. Pwede kayong gumamit ng pangontra na ganito. Yan. Saksak nyo rito. Tapos, akin na, ano ko yun, naluwagan ko na. Tapos, biglain nyo lang ganun. Kakalas na yan. Yan, tatlong yan. Bibiglain nyo lang palo. So, yung akin natanggal ko na. Babaklasin ko na lang yung bolt. So, yung mga paps, nabaklas na natin tong cooling fan. Yan o. Napapansin nyo yung magneto ko may kulay. Kulay red kasi 3 years na sa akin itong motor na to. Nung unang taon niya, nilinisan ko na to. Pero hindi ko natanggal yung magneto. Kaya iniliha ko lang yung mga yan. Tapos pininturahan ko lang ng ordinary paint gamit yung brush. So sa tingin ko nakatulong naman kasi wala akong nakikitang masyadong kalawang. Yan. So bali ngayon mga paps, para mas malinis natin siya ng maayos, babaklasin na natin itong magneto. So para matanggal natin itong tornilyo, nakailanganin mo ng 17mm na socket. Yan. So, hindi mo yan matatanggal basta-basta kung wala kang Y-tools, yung pangontra, kasi iikot yan eh. So kakailanganin mo na itong Y-tools. Okay. So babaklasin ko muna. So ayan mga paps, natanggal na natin, no? So madali ko lang siya nabaklas kasi ginamitan ko na itong WD-40. So much better gumamit kayo na ito. Sprayan nyo muna paikot, tapos iwan nyo ng mga 15 to 30 minutes bago nyo baklasin. So ayan, dali ko siya natanggal. So para tuluyang matanggal natin itong magneto, kakailanganin natin ng magneto puller. So mga paps, 27mm ito. Yan. So pasok nyo lang yan dito. Tapos iikot nyo lang counterclockwise para pumasok. Kailangan sagad na sagad. Yan. Tapos tsaka natin to ipapasok para mahatak siya. Yan. So kailanganin natin ng yabe para pangontra. Tapos 17mm na sakit. Ikot nyo lang clockwise para kumalas na yung magneto. Oh, yun. So pagka may narinig kayong snap, yun na, tanggal na yung magneto nun. Yan. So atake nyo na lang. Ayan. Yan ako napapansin nyo. Makaraming namuong kalawang. Banda rito, okay pa. Kasi nga, napinturahan ko siya. So, bandang loob, yan. Mga nanikit na kalawang. So, bali, ang gagawin natin dito mga paps, lilihain natin siya. Lilinisan muna natin siya. Mas na nalinis na, pilihain natin, tatanggalin natin yung mga kalawang-kalawang pati dito sa loob. Tapos, isprayan natin siya ng high temp spray paint. Color black yung flat black lang. So, yun. Pilinisan ko muna, lihain, tapos isprayan natin. So, dito naman sa part na to sa stator,
Yan, may mayroon din siyang mga kalawang-kalawang. So, ito yung mga ganito niya, oh. Puro kalawang na rin yan. So, lilihain din natin yan. Babaklasin natin mamaya yan, yung mga alim balls na yan. Babaklasin natin. Tapos, magkaroon lang tayo ng space para bawat isa-isa nito malinis natin, maliha natin. So, kailangan ding linisin niya kasi once na namuo at napakarami ng kalawang niyan, pwedeng hindi na mag-start yung motor nyo. So, yan. Unahin muna natin yung magneto. So, tara, linisan na natin. So, yan mga paps. Nalinis tsaka naliha na natin, no. Yung mga ibang dumi na yan, di na matanggal sa liha. So, hayaan na natin. Importante, wala siyang kalawang. Tsaka, i-spray paint naman natin siya. Kaya, okay lang. So, yan. So, yung itong part na to, huwag nyo nang isama sa pag-spray paint nyo. Takpan nyo na lang ng kahit anong tape dyan. Ako, tinakpan ko. Masking tape or anything na tape na pwedeng ipantakip. So tara, simulan natin mag-spray. So ito nga palang gamit natin, no, Boss ni High Temperature Spray Paint. So meron siyang 1200 Fahrenheit. Ang color niya is flat black. So okay na okay to kasi kahit anong init na itong magneto nyo, hindi siya mababakbak basta-basta. So pwede rin siyang gamitin sa mga tambucho. Okay. So, ang gagawin natin, tatlong coat. First, second, and third. So, sa first coat, magantay tayo ng mga 20 to 30 minutes bago natin i-apply yung second coat. So, ganun din sa third coat. Okay? Simulan natin. So mga paps, habang inihintay natin matuyo yung magneto, proceed muna tayo dito sa stator. So ang kailangan nyo lang tanggalin is itong tatlong allen bolts na 5mm. Sa akin naluwagan ko na. Yung tatlo na yan, tapos ito pang sa Phillips screw ang gagamitin. So yan mga paps, natanggal na natin. Hindi natin siya mahatak ng buo kasi meron siyang mga wiring na nakakabit. So, hayaan na lang natin. At least, meron tayong space para ma-linis tong mga to. Ano, buong palibot na yan, ganyang karami ang kalawang. So, kailangan talagang linisan. Linisan ko muna, tapos balikan ko kayo. So, yan mga paps, nalinis na natin. No? Ayan, kapal ng kalawang kanina niya. Nang buti nga ngayon, lumabas na yung pagkatanso niya. Inabot na tayo ng gabi kasi sobrang kapal ng kalawang. Niliha ako para matanggal lahat. Yan, pasinin nyo, meron pang itim-itim. So, para sa akin, okay na yan. Pero kayo, kung maglilinis kayo, pwede nyo pang pinuhin yan hanggang sa mawala yung itim-itim na yan. Pero ako, okay na yan. At least natanggal na natin yung kalawang. Bukod dyan sa paglinis dyan, linisin nyo na rin yung loob. Yung palibot na yan. Tsaka tong cooling fan. So, yun. Malinis na lahat. Balik na natin, kabit na natin uli. Ayan mga paps, nakabit na natin yung stator. Bali, ito yung inisprayan kong magneto, ha. Kita nyo naman sabog-sabog. Bali, tatlong coat yan. Sa likod, pwede na yung dalawang coat lang. So, kung mag-i-spray kayo, huwag nyong gagayahin to. Ayos-ayusin nyo, tsaka gandahan nyo. Tsaka bagay, ano lang naman to sa loob, kaya hindi naman siya kita, okay lang. So, kabit muna natin. Balikan ko kayo. So, mga paps, pagkakabit nyo na itong magneto, meron siyang guideline. Ayan, oh. So, itatapat nyo siya rito. Ayan, dyan. Okay. So, yun, kabit na natin. Yan mga paps, nakabit na natin, no. Kung maghihigpit kayo ng mga tornilyo, make sure lang na huwag masyadong mahigpit. Yung saktong higpit lang.
para maiwas yung loose thread, no. Tsaka bago natin gabit tong cover, testing muna natin yung motor. Start natin para makasigurado lang tayo na walang naging problema sa pagkalkal natin. Okay. Mga papsi, kita yun naman, wala tayong naging problema. At least ngayon, kampante na tayo na malinis na yung stator natin tsaka yung magneto. Kitang-kita nyo naman kanina, di ba? Pakaraming kalawang. So, pwedeng pagmulan nyo ng problema o pagkasira ng motor natin. Kung meron man kayong mga proper tools dyan, kayang-kaya nyong i-DIY yan. Basta tiwala lang. So, tapos na tayo mga paps. Kakabit na lang tong cover. So, linisan nyo na rin din para sulit yung pagbaklas-baklas nyo. Okay? Hanggang dito na lang. Bye-bye!